Isang magandang araw sa inyong lahat. Kami ay narito ngayon upang magkaroon ng pagsusuri sa nobelang Pilipino sa isa sa mga tanyag na nagawa ng makabagong manunulat na si Bagong na pinamagatang Bakit Baliktad Magbasa ng Libro ang Mga Pilipino. Kaya halina't ating tuklasin ang nilalaman nito at alamin kung bakit ba ito ang napiling pamagat ng may akda. Ngunit, bago tayo mag-umpisa, hayaan ninyong magpakilala ang inyong lingkod mula sa BSA 3. Ako, si Dailin E. Kilit. Chiki Matarco. Jonas Montesa. Ana Pia Capinella. Listra Audrey Sapico. Irish Noriel Tamayo. Jay Christian J. Simir. Sa aming pagsusuri, narito ang mga gabay na format na aming gagamitin sa panunuring pampanitikan. Una, panimula, nakapaloob ang uri ng panitikan, bansang pinagmulan, pagkilala sa may akda at layunin ng akda. Pangalawa, pagsusuring pang nilalaman. Ito ay nakapaloob ang tema o paksa ng may akda, mga tauhan, karakter sa akda o persona, at tagpuan, panahon, balangkas ng mga pangyayari, kulturang masasalamin sa may akda. Pangatlo, pagsusuring pang kaisipan. Mga kaisipan, ideyang taglay ng akda at estilo ng pagkasulat ng akda. Pang-apat, teoryang ginamit, nakapaloobang dulo kritisismo mga teoryang pangpanitikan at pagpapatunay ng teoryang ginamit. Pang-lima, buod, masining na pag-ukwento. Pang-anim, rekomendasyon, magbanggit ng ikagaganda at ikauunlad ng panitikang sinusuri. At pang-huli, pang-pito, implikasyon. Lahat ng miyembro ay magbabahagi ng implikasyon sa kanyang sarili. Halina't umpisahan natin sa panimula, uri ng panitikan. Ang aklat na Bakit Baliktad Magbasa ng Libro ang Mga Pilipino ni Bagong ay matuturing na isa sa tanyag na nobelang Pilipino sa ating makabagong panahon na kung saan ito ay isang salaysay na may damdamin ng historical, pagbabago at makabanghay. Ang nobelang ito ay nagtataglay ng mga kwentong nagbigay diin sa mga kaganapan sa loob ng bansa ng Pilipinas at binigyang toon ng kaugalian at kilos ng bawat mamamayang Pilipino. Tumalakay din ito hindi lang sa buhay, bagkus pati na rin sa mga nangyayari sa loob at labas ng gobyerno sa kung paano nga ba ang kalakaran ng gobyerno sa mga panahong iyon. Pagkilala sa may akda at bansang pinagmulan. Bago natin pasukin at sirin ang libro, halina't kilalanin muna natin ang may akda. Si Bagong ay isang mapagpatawang uri ng manunulat. Inihahambing niya ang tunay na buhay ng isang Pilipino ang kanyang mga isinusulat. Ipinanganak si Bagong sa lungsod ng Quezon 21 dekada at 31 linggo matapos ng Paros Revolt. Siya ay naging estudyante, guro, manunulat, web developer at jaywalker bago naging webmaster ng bobongpinoy.com. Nakapagsulat na siya sa iba't ibang dyaryo, magazine, website at sa upuan ng bus. Wala talagang siguradong talambuhay si Bagong sa kadahilanan ayaw niyang ilantad ang kanyang sarili. Maraming kilalang tao ang pinaghinalaan na sila ang misteryosong tao na si Bagong. Ngunit, patuloy na itatago ni Bagong ang kanyang identidad. Subalit, sa kabila ng misteryosong katauhan ni Bagong, marami nagsasabi sa kanya na siya ay isang prangka, matalino, malikhain, pilyo at higit sa lahat ay may sense of humor. Ang sagisag pangulat ni Bagong ay nagmula sa isang website na Bobong Pinoy kung saan siya ay nagtrabaho bilang isang web developer at guro. Ang website ay nanalo sa People's Choice Philippine Web Award for Weird Humor on 1998. Ngunit ang nasabing website ay nawala matapos ang EDSA pangalawa. Sa kanyang karera bilang isang manunulat, nakapagtala na rin siya ng iba pang mga akda gaya ng Aba, nakakabasa na pala ako noong 2001, Bakit Baliktad Magbasa ng Libro ang Mga Pilipino noong 2002, Ang Paboritong Libro ni Judas at Alamat ng Gubat noong 2003, Stainless Longganisa noong 2005, MacArthur noong 2007, Kapitan Sino noong 2009, Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan noong 2010, at Lumayo Ka Nga sa Akin na inalabas sa taong 2011. Ngayon, halina't suriin natin ang pangalawa sa tanyag na naisulat ni Bagong na Bakit Baliktad Magbasa ng Libro ang Mga Pilipino. Kung inyong papansinin, bakit nga ba iyan ang napiling pamagat ni Bagong sa libro? Hindi naman totoo na baliktad magbasa ang mga Pilipino.
Sa kalaunan ng pagbabasa, dito mo lubos na maunawaan na ang pamagat ay sumasalamin sa gawa at kaugalian ng mga Pilipino na hindi naman masama at hindi rin naman tama. Isa sa halimbawa ay ang pagtawid sa hindi tamang tawiran kahit na may karatula na doong nakalagay na bawal tumawid ay ginagawa pa rin ng mga Pilipino. Bakit baliktad magbasa ng libro ang mga Pilipino? Sumasalamin sa mga ginagawa ng Pilipino sa kabaliktaran ng dapat. Layunin ng may akda, bisa sa kaisipan. Isa sa layunin ng isang babong ay ang bigyang ideya o kaalaman tayo sa kung paanong paraan ba ang nangyayari sa loob ng Pilipinas, gayon na din sa bawat Pilipino. Isa sa gustong ipahayag niya para sa bawat mababasa ng kanyang mga libro ay bigyang pabatid sa kanyang mga napapansin at napupunan sa ilang kaugalian ng Pilipino. Gusto niya ding ipabatid ang mismong mga Pilipino kasama ng mga piling mga banyaga na namumuhi sa lahi natin. Sumunod naman ang bisa sa damdamin o karanasan. At ang talagang pangunahing layunin niya ay ang karanasan at mga bagay na napupunan niya sa bayang kanyang iniibig at sa kanyang mga kapwa. Una niya nang ipinagmalaki ang mga mabubuting kaugalian ng mga Pilipino. Mga magagandang tanawin na talaga namang iibigin ng mga Pilipino at banyaga. Mga pagkain na patok at karapat dapat bigyang pansin at ipagmalaki at ang iba't ibang pangalan, bansag at mismong mga Pilipino na maipagmamalaki hindi lang sa Pilipinas pati na sa buong mundo. At ang panghuli, bisa sa kaasalan. Sa pamamagitan ng mga libro na nasulat ni Babong, naging layunin nito na magbigay aral sa bawat isa na makakabasa ng kanyang mga gawa. Pinapakita nito ang bawat pangyayari at kalagayan batay sa kanyang pansariling obserbasyon at napupuna. Ang mga akda ni Babong ay isa sa naging instrumenta kaya maraming mga mamayan, lalo na ang mga kabataan ngayon, ang naging mulat sa mga pangyayari sa Pilipinas at napansin ng mga kaugalian na kanilang nakasanayan. Sunod naman ang bahagi ng buod ng akdang Bakit Baliktad Magbasa ng Libro ang Mga Pilipino ni Babong. Nagsimula ang akda kung saan ang Pilipinas ay inilarawan ng isang banyagang amo sa kanyang empleyado bilang isang mahirap, marumi at walang disiplinang bansa. Binanggit niya na puno ng korupsyon, red tape, graft at iba pang krimen ang bansang Pilipinas na kadalasang pawang edukado, titulado at mga nasa gobyerno ang mga magnanakaw. Kung saan kapwa Pilipino ang nilalamangan kaya ang mahihirap ay lalong naghihirap. Mga lalaking lulong sa droga, mga babaeng nagpapasuso ng maraming anak at naghahanap ng banyaga, mga basura, bata at bahay na pagmasday, hindi kaaya-aya. Mga bagay na totoo pero kahirap pakinggan. Ang almusal gaya ng pandesal, kape, sinangag at nilalakong taho, AM radio na kasabay sa umaga, ang halimbawa ng tipikal na umaga ng mga Pilipino. Gaya ng AM radio na nagiging daan upang malaman ang balita tulad ng baba ng presyo ng bilihin at pagsuspende ng klase sa umaga. Ang isang pangkaraniwang umaga ng isang mag-aaral sa pagpasok sa eskwelahan. Dito pinakita kung paano isinasagawa ang lupang hinirang, manatang makabayan, Pilipinas kong mahal at pag-ehersisyo sa umaga. Ang simpleng paglilibang ng bata matapos ang pag-aaral ay nilalarawan gaya ng mga larong kinakailangan ng material na bagay, gaya ng Chinese garter, saranggola at tumbang preso. Mga larong walang material na bagay, gaya ng taguan at luksong baka. Hindi lang yan, marami ring larong nabanggit gaya ng text, dolens, bahay-bahayan para sa mga kababaihan. Pagkatapos ng paglalaro ay inilarawan ang eksena matapos ang away ng mga bata. Papasok ang eksena ng mga matatanda. Ang kanilang mga sermon, pangaral o pagdidisiplina. Mga pananakot at panguuto upang tumino lamang. Mga turo at kwentong pinaniniwalaan natin. Sumunod na pinahayag ang tungkol sa ang 50 ways to know whether you're a martial law baby or not. Isang email kung saan sinusukat kung nabuhay ka sa panahon ng martial law. Ang salitang jologs na ayon sa cybertambayan.com ay nakiuso o naging pamilyar sa mga in sa isang panahon. Kung saan may 30 katanungan na inilatag si Eric Tungko at cybertambayan team, how jologs are you? Na martial law babies o matatanda lang ang makakasagot. Ang konyo na kabaliktaran ng jologs kung saan ito ang mga kabataang di nagsusuot ng peke at di nanunod ng pelikulang Tagalog, mga kabataang may sinabi sa buhay. Umasok ang konsepto ng wika kung saan pinakita ang kahalagahan ng wika, mapatagalog man o Ingles.
Naglatag rin ang mga akda ng konting kaalaman patungkol sa bayani gaya ng pagkilala kay Andres Bonifacio. Umasok ang usapin ng musika sa bansa gaya ng OPM at katutubong tugtugin, kung saan sinabing maraming Pilipino ang kinikilala sa larangan ng pag-awit. Kanya rin inalarawan ang konsepto ng mahal na araw at araw ng mga kaluluwa sa bansa. Pinakita niya kung ano ang gawin ng Pilipino tuwing panahon ng undas, gaya ng mga kabataang nagkakasiyahan sa palibot ng nitso kasabay ng stereo. Ang konsepto ng Pasko ng Pilipinas ay nabanggit rin gaya ng pangangaruling at pagbuo ng araw ng simbang gabi. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa Christmas party kung saan ikinuwento niya ang karanasan niya sa mga sinaliang exchange gift. Ibinahagi niya ang pagbabago ng commercialismo, mga bagong tinitinda, paraan ng pagtitinda at ang nauusong barter noon gaya ng pakikipag-swap ng Salaset na slightly used sa Nokia 6210. Tipikal na negosyo ng mga Pilipino na pabarya-barya ang kita gaya ng sari-sari store at pamamasada ng jeepney. Ang jeepney na nagmula sa sasakyan ng mga Amerikanong sundalo noong World War II. Ang jeepney na sumisimbolo sa pagka-Pilipino kung saan inilarawan ang iba't ibang katangian ng mga nagmamaneho nito gaya ng Babbage Boy, Pac-Man at Kuya Boji. Jeepney na madaraanan ng iba't ibang interesanteng pangalan ng kalye sa ating bansa. Halimbawa nito ang kaling pinangalan sa bulaklak, puno, prutas, kulay at mga sikat na tao at marami pang iba. Pinakita rin ang kakaibang pangalan ng negosyo sa bansa, halimbawa nito ay Susana Roses or Flower Shop at Juice Co. naman na Fruit Juice Time. Ang mga introduksyon sa libro na ito gaya ng introduksyon sa internet, sa Bobong Pinoy, Kwentong Barbero at ang ending na introduksyon ay atin pa lamang makikita sa kalagitnaan na bahagi ng libro. Isa ito sa nakapagbigay interes kung bakit nga ba ang mga introduksyon ng libro na ito ay wala sa unang bahagi. Sa mga introduksyon na ito lamang inilahad kung paano nabuo ang network, nagamit ang internet, nadiskubre ang World Wide Web, at kung paano ito kinawilihan ng mga Pinoy. Dito rin tinalakay kung ano ang nilalaman ng website ng Bobong Pinoy at mga Kwentong Barbero. Marami ang naging interesado sa mga saling kwento at opinyon patungkol sa mga Pinoy at sa Pinas na kinawalihan ng mga Pinoy noon. Inilahad ni Babong kung anong klase ng media meron tayo noon na hindi makakailan na ito pa rin ang media na meron tayo ngayon. Mga balita sa tabloid, telebisyon at radyo na mapapaisip ka na lang kung ano ang meron sa mga ito at bakit binalita pa. Binanggit niya rin ang mga larawan ng mga babae sa harap ng mga magazine na pinanood ng maraming Pilipinong lalaki na bumibili, nagbabasa at pagkatapos ay tumitingin sa kanila. At sa ngayon, iba't ibang balita ang pinapalabas sa ating bansa na marami sa mga ito, sa aking opinyon, ay hindi mahalaga sa buhay ng mga tao sa pangkahalatan. Bukod pa riyan, ang mga periyodiko sa panahon ngayon ay mas maamo kaysa sa nakaraan, ngunit hindi para sa mga pelikula at drama na pinapakita sa telebisyon. Ang mga SPG at na-edit na drama at mga episode ay pinapakita at ang mga kabataan ay hindi liligtas sa manonood ng telebisyon ng mag-isa. Sa mga sumusunod na bahagi ng libro ay mas binibigyan ng malalim na usapin ang bansa at ang mga Pinoy. Naisama na nga dito kung ano ba ang tingin ng mga taga-ibang bansa sa ating kultura, kaugalian at sa ating mismong mga Pilipino. Pinanggit niya rito ang mga usapin na para sa mga Pinoy na hinahangad na mapabilang sa mga taga-ibang bansa. Nariyan na nga ang mga Pinoy na halos hindi na alam ang sasabihin basta makapagsalita lamang sa wikang Ingles. Upang masabi lang na sila ay magagaling, matatalino at mukhang mayaman, na sa totoo lang ay hindi naman masama ang maghahangad ng pagkatuto sa Ingles o ibang lingwahe. Nakakalungkot lang na sa iba ay nalilimutan na ang importansya ng sariling wika at ang kinagigiliwan ang ibang lingwahe. Sa pagpapatuloy ng pagbabasa sa librong ito ay may ibabahaging na ang ilang mga artikulo na nasa website ng Bobong Pinoy. Karamihan rito ay mula sa mga taga-ibang bansa. Ang artikulo ni Matthew Sutherland na ang nilalaman ay mga opinyon at tingin sa mga pagkain Pinoy, gala ng balut, pig's ears, Adidas o chicken feet at marami pang iba. May artikulo rin na pinamagatang Heroes by Any Other Name na tungkol sa mga pangalan na maririnig ng iba pang mga Pinoy.
Marami pang artikulo ang ibinahagi ng may akda sa mga sumunod na bahagi ng libro. Ang mga ibang artikulo ay mas naging malalim pa at malawak na ang iba ay parang masyado nang binababa ang mga Pinoy at ng bansang Pilipinas. Narin ang pagtalakay niya sa mga Pinoy na nangiibang bansa na imbis na tulungan ng kapwa Pinoy ay siya pang humihila pababa. Karamihan ay sa realidad na makikita pero hindi naman lahat ay may pagkatotoo. Nais ng akda na mamulat tayo sa mga nangyayari sa bansa. Sa uling bahagi ay binigyang diin ng may akda na mismo tayo ay may bahagi ng problema. Itong bahagi na ito ay pagbibigay linaw sa mga mambabasa, lalo na sa mga Pilipino na parte na nangyayari sa ating sistema. Maraming punto ang inilahad sa librong ito na mas kailangang bigyan ng malinaw at malalim na pangunawa upang mas makita natin ang nais ipahayag ng may akda. Hindi direkta inilahad ng may akda kung bakit baligtad magbasa ng libro ang mga Pilipino. Ngunit kung mauunawaan nga ang nais ng ilihad ng mensahe, marahil ito ay sa mga baligtad na kaugalian at pagkilos ng mga Pilipino. Pagpapakita ng mga problema sa ating mga Pilipino na kung saan ay parang isang sakit na nagpapahirap sa bansang Pilipinas. Mga kaugaliang walang pagbabago na siyang nagpapatunay na hindi sa kung anong likas na yaman ang basihan para masabing magiging maunlad ang isang bansa, kundi sa pagkakaroon ng disiplina, pagtanggap sa kamalian at katotohanan ng lalong naghihirap ang bansang Pilipinas. Sunod na bahagi naman ang pagsusuring pang nilalaman. Una, tema o paksa ng akda. Ang kaugalian ng mga Pilipino ay isa sa tema ng akda ni Bab-ong at narito ang kaniyang mga paksa. Ang paksa ng akdang ito ay nakapokus sa pagiging isang Pilipino. Masasalamin dito ang mga kultura, tradisyon at ang pagiging Pilipino mismo. Binibigyan din sa akdang ito ang mga gawang kasarinlan na hindi maaalis sa mga Pilipino. Nagsimula ang pagsasalamin sa mga kulturang kinagisnan hanggang sa mga problemang hanggang ngayon ay kinahaharap ng mga Pilipino sa paksang politikal, ekonomikal at sosyal. Gobyerno. Inilarawan kung anong klaseng gobyerno mayroon ng bansang Pilipinas. Binigyang diin na ang klase na pamahalaan na mayroon ay may sangkot sa mga krimen gaya ng graft o pangungurakot sa pera ng Pilipinas. Trabaho at negosyo. Ang karaniwang pinagkukuhanan ng ikabubuhay ng mga simpleng mamamayan ng Pilipinas ay ang paglalako ng mga produktong kung tumubo ay tubong lugaw. Halimbawa nito ay ang paglalako ng kutsinta, puto at taho. Ang pamamasada ng jeepney at iba pang uri ng negosyo na tinatayo ng Pilipino ay binahagi. Commercial. Ang mga makabagong produkto na pinapakilala ng telebisyon at dyaryo sa mga mamimili. Gaya ng produktong fabric softener, condom at internet card. Ang pagpasok ng barter o pakikipagpalitan sa bagong panahon. Kahirapan. Ang buhay ng bawat Pilipinong naninirahan sa tenement gaya ng sa Manila, kung saan maaaninag ang isang kahig, isang tukang pamumuhay na naroroon. Libangan, mga larong kinagisnan ng mga musmus na Pilipino pagkatapos ng uwian sa kanilang paaralan. Halimbawa na lamang nito ay paglalaro ng sipa, patintero, luksong baka at iba pa. Dumako naman tayo sa mga tauhan o karakter sa akda o persona. Walang espesipikong tauhan sa akda kundi ang mismong manunulat. Siya ang tumayong tagapagsalaysay mismo sa sarili niyang akda. Ngunit, kung susumain man, mayroong mga taong nabanggit sa akdang ito upang bigyan linaw ang isang paksang nais ipabatid. Katulad na lamang ang dalawang bata na nag-aasaran at tinitira ng asar ang kani-kanilang mga kahinaan hanggang sa mapikon ang isa. Dito, masasalamin ng mga bata na naglalaro sa kalye noong panahon magpahanggang ngayon. Sumunod naman ay si Miguel Mike Velarde Jr. na gusto sana maging doktor, ngunit mas gugustoy ng musika. Kaya naman ay sinuportahan niya muna ang sarili sa pagiging konduktor hanggang sa magkaroon ng trabaho sa isang istasyon at magkaroon ng sariling programa. Dito, sinasalamin na mayroon tayong mga sariling musika o kanta na binibili o gagawing Ingles sa mga titik nito. Ngunit, isa si Mike Velarde na tumanggi sa ganitong kaisipan. Sinama na rin dito ang mga naglalako ng balut, tinapa, taho at iba pa na kung maglako ay sinisigaw sa iba't ibang tono ang kanilang binebenta. Sa madaling salita, isa sa mababanggit na maaaring maging tauhan ay si Juan de la Cruz na sumasalamin sa mga Pilipino na may kanya-kanyang kasanayan, kasarinlan at mga pamumuhay.
Iba pa sa mga masasabing tauhan na naging tagapagsalaysay sa akdang ito ay sina Matthew Sutherland na may opinyon na pinamagatang a matter of taste na ibinahagi ang mga pagkain ng Pilipino. Isa pa ay ang Rose by Any Other Name na sumasalamin naman sa mga pangalan ng mga Pilipino. Si Mac P. Magno naman na may sulat na Unjust Portrayal of Some Filipino Foods ay sumasagot sa gawa ni Matthew Sutherland na a matter of taste. Si Teresito C. Bacolcol na sumulat ng Pinoy Pride ay pagpapatungkol sa mga opinyon o nasasabi ng mga taga-ibang bansa sa mga Pilipino. Sa Who Wants to be a Filipino ni Herdy Yumol ay patungkol naman sa usaping sino nga ba ang kaya magtiis sa bansa kung walang maayos na sistema. Narito rin si Bart Suretsky na isang Amerikano na naninirahan sa Pilipinas at ibinahagi ang problema kung bakit hindi umuunlad ang bansa. Si Orion Dumdum naman na may gawa ng The Parable of the Mountain Bike ay tumatalakay sa pagkakaibigan ng isang Pilipino at Amerikano at kung paano mismo minamahal ng Pilipino ang gawa ng ibang bansa. Ang bago maging kulelat na gawa ni Joaquin C. ay sumasalamin naman sa dalawang katangian ng Pilipino na may pagmamalasakit at ang isa naman ay may kulang sa pagmamalasakit. Ang The Starbucks Principle naman ni Nick Garcia ay nakapaloob sa kung paano nagpapalamon ang Pilipino sa kasikatan o pagiging sosyal kaysa sa focus sa mga bagay na mas dapat ay nabibigyang pansin. Sumunod, tagpuan o panahon. Maraming tagpuan binanggit sa libro, pero ang pinakamadali sa tagpuan ay sa Maynila. Ang pagkakalaraw ng libro sa Maynila ay isang syudad na maraming mahirap, laganap ng prostitusyon at marumi. Meron ding tagpuan sa eskwelahan. Dito isinalaysay ng manunulat ang mga larong madalas laruin niya noon. Naging tagpuan din ang sementeryo, nang ikwento ng manunulat ang araw ng pagdalaw niya sa puntod ng lola niya. Sa bahay, nang minsan may nangaruling sa tapat ng kanyang bahay. Binanggit din ang isang tindahan dahil naalala ni Babong ang mga panahon na may tindahan sila. Sa Quezon City naman, binigyan pansin ang mga kakaibang pangalan ng mga kalye doon. At sa Amerika naman, ikinuwento ng manunulat ang isang barbero na libre ang serbisyo. Meron ding tagpuan sa isang kalye kung saan ay pakita ng may akdang iba't ibang laro gaya ng patintero, taguan, habulang daga, Dr. Kwakwak, Open the Basket, Touch the Color at iba pa. Sa panahon, ipinakita din doon yung mga pangyayari sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Katulad ng pamumuhay ng mga Pilipino noon na wala pang gaano teknolohiya at tanging paglalaro lang ang naging libangan ng mga bata noon. Hanggang sa unti-unti umusbong ang mga makabagong teknolohiya at dyan ang iba't ibang uri ng cellphone, telebisyon at radyo. Nabanggit din sa akda ang mga pangyayaring naganap noong Martial Law or 1972 kung saan ipinakita doon ang naging pamumuhay ng mga Pilipino sa pamumuno ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at hanggang sa 20th century nagbago ang pamumuhay ng mga Pilipino lalo na pagdating sa teknolohiya. Andiyan yung iba't ibang makabagong imbento na tinangkilik ng karamihan sa ating mga Pilipino. Andiyan ang pag-usbong ng internet kung saan naging tampok ang isang website na Babuong o Bawang Pinoy na kung saan kinagiliwan ng karamihan sa mga kabataan noon. Sunod naman, kulturang masasalamin sa akda. Maraming kultura ng mga Pilipino ang binanggit sa akda na hindi maubusan ang kwento si Babuong tungkol sa naging buhay niya bilang isang Pilipino. Tunay ng akdang ito ay nasasalamin sa pamumuhay ng mga Pilipino. Narito ang mga ilan sa mga nabanggit na kultura ng mga Pilipino. Una, mga panata ng mga Kristiyano. Nabanggit sa akda ang mga naging panata ng mga Pilipino pagdating sa Kristiyanismo. Nandito ang pagpapasyon ay isang patulang sulatin tungkol sa aral, buhay at paghihirap ni Kristo. Kung saan ito at yung akanta ay binabasa ng mga mamamanata pagdating ng mahal na araw. Naging parte na ng kultura ng mga Pilipino ang pamamanata tuwing mahal na araw. Ikalawa ay pagdiriwang ng Kapaskuhan. Isa ang Pilipinas sa pinakamahaba magdiwang ng Kapaskuhan. Kung kahit na ikwento din ng may akda ang naging tradisyon ng mga Pilipino noong 90s pagdating ng Kapaskuhan.
kung paano nila pinagdiriwang ang Kapaskuhan. Gaya na lamang ng simbang gabi na nagsisimula sa kalagitnaan ng buwan ng Disyembre. Nandito din ang mga sikat na pagkain na hindi mawawala sa handaan. Naging parte na rin ang kultura ng mga Pilipino ang pagsasabit ng mga parol o pag-aayos at pagpapalamuti ng mga Christmas tree sa kanya-kanya nilang bahay. Sa haba ng Kapaskuhan sa Pilipinas, ganun na lamang ibahagi ng may akda ang naging kultura ng ating bansa. Ang ikatlo naman ay pamahiin ng mga matatanda. Sa kultura ng mga Pilipino, hindi mawawala dyan ang mga pamahiin na nagpasalin-salin lahi o henerasyon natin. Nandyan ang pamahiin na panakot sa mga bata tulad ng hindi gagaling ang sugat mo pag nasugatan ka ng mahal na araw dahil patay ang Diyos. Pag hinakbangan mo ang isang bata, hindi siya tatangkad. Pag naglaro ka sa gabi, makakatapak ka ng mga hindi nakikita. Mabubulok ang kamay mo pag nangupit ka ng pera. Madami pa ang binanggit na pamahiin sa akda ni Pabong. Ilan lamang yan sa mga isinama ko. Ikaapat at pangunahing transportasyon sa Pilipinas. Ibinanggit din sa akda kung paano nakatulong ang jeep at tricycle sa pamumuhay ng mga Pilipino. Naging parte na din ito sa ating kultura, ang jeep at tricycle hanggang sa kasalukuyan, ito ang pangunahing transportasyon sa bawat sulok ng bansa. Ito ang naging daan para makarating ang tao sa kinapaparoonan nila. At ang panghuli naman, ang iba't ibang estilo ng pagtitinda. Takdang nabanggit doon, ang iba't ibang estilo ng mga Pilipino sa pagtitinda, mayroon nagtitinda ng taho, kutsinta, puto, kalamay, suman, binatog, fishball, popcorn, cotton candy, ice cream, ice drop, ice crumble, lumpia balot, penoy mais, tinapa o pandesal. Depende yan sa oras at lugar. Kung sa umaga, andyan ang nagtitinda ng taho, kutsinta, puto, kalamay, suman. Pero hindi basta-basta ang paglalako ng mga yan. May iba't ibang estilo ng pagtitinda nila. May malaki ang boses, meron namang matinis, at meron din namang katamtaman lang ang sigaw. Yung hindi masakit sa tenga, pero pag narinig ng mga Pilipino yung boses, alam naman ng mga Pilipino kung anong itinitinda nila. May mga nagtitinda naman na hindi kailangan ng sigaw, pero pag nakita ng mga bata, talagang pupuntahan at pupuntahan nila ito. Gaya na lang ng fishball, popcorn, cotton candy, ice cream, ice drop, ice crumble. Ilan lamang yan sa mga naging kultura ng mga Pilipino sa pagtitinda. Isa iyan sa mga nakasanayan natin bilang isang Pilipino. Pagsusuring pangkaisipan, kung saan dito tatalakayin natin ang mga kaisipan na ideyang taglay ng akda at ang estilo ng pagkakasulat ng akda. Sa unang bahagi muna tayo, mga kaisipan na ideyang taglay ng akda. Ang kaisipan sa likod ng pamagat na bakit baliktad magbasa ng librong mga Pilipino. Sa pagbabasa ng librong ito, malalaman na hindi literal ang naisip pakahulugan ng author na si Bab-Ong sa pamagat ng kanyang librong ito. Ang ideyang baliktad magbasa ng libro ang mga Pilipino ay nag-ugat dahil ang mga Pilipino ay likas na matitigas ang ulo dahil sa halip na gawin ng kung anong tama ay ang kabaliktaran ang laging ginagawa. Nagbigay si Bab-Ong ng mga halimbawa nito tulad ng mga karatulang nakapaskil na may bawal manigarilyo, ngunit ang katabi ay upos ng sigarilyo. Bawal umihi dito, ngunit makikita na sabay lumalabag ang tao at ang aso. O ang nakasulat na no vendors, pero may tiyangge sa tabi. Sa panimula ng libro, makikita rin na isinulat ni Bab-Ong ang mga katagang bawal basahin ang nakasulat dito. Pero syempre tayo mga mambabasa, babasahin natin yung panimula ng libro. Dito, naipakita rin niya yung pagiging pasaway ng mga Pilipino at kakulangan sa disiplina na isa ring rason kung bakit patuloy tayo naghihirap. Ikalawang kaisipan o ideyang taglay na akda, ang pagiging pesimista ng mga Pilipino. Karamihan sa mga Pilipino ay pesimista, lahat ng nakikita nila ay puro mali. May mga inilagay rin si Bab-Ong sa librong ito ng mga artikulo ng mga banyaga at maging mga Pilipino mismo na tinatakwil ang sariling bansa. Sa kwentong ng isang Pilipino na nasa ibang bansa, ikinuwento niya kung paano hindi siya pinakitaan ng patos na pagtingin at pangungutya sa kanyang lahi. At meron ding mga Pilipinong galit o ikinakahiya ang sariling bansa at lahi. Halimbawa nito,
ang ibinahagi ni Bagong sa kanyang libro ng sinaysay ni Herdy Umol na pinamagatang Who Wants to be a Filipino, na kung saan mahihinuha dito ang opinion mismo ng isang Pilipino na tuluyan nang nawala ng pag-asa sa sariling bayan. Ikatlong kaisipan o ideyang taglay ng akda. Kung bakit Best Buy ang mga Pilipino? Sinabi ni Bagong na kung masama man ang imahe natin sa ibang bansa, meron pa rin namang nagmamahal sa mga taga-Pinas. Sa katunayan nga raw, sa sobrang pagmamahal, handa nilang bilhin na apat na kaisipan o ideyang taglay ng akda. Mga kaisipan ng iba't ibang manunulat na nakapaloob sa libro. Ang Pilipinas ay isa pa rin demokrasyang may kapintasan at ito ay malalim na nag-uugat sa kaisipang Pilipino. Ang pangunahing problema sa tingin ko matapos ang maraming taon na pagmamasid ay ang mababang pagtingin ng bansa sa sarili niya, isang nakababahalang kakulangan sa sariling dangal bilang Pilipino. Ayon sa pananaw ni Bart Soretsky na ito, ang kakulangan ng pagmamalaki bilang Pilipino ang siyang pinakamalaking problema ng Pilipinas. Ang mga Pilipino gustong maging ibang lahi. Ang mga mahihirap gustong maging Amerikano. At yung mga mayayaman ay gustong maging Kastila. Walang may gustong maging Pilipino. Kadalasan din ay sinasamba ng mga Pilipino ang anumang galing sa ibang bansa. Iniisip na mas mainam ito kumpara sa gawa sa Pilipinas. O kaya man, ang mga ideya ng Amerikano o Aleman ang mas higit na pinapaboran, na ito ay higit na mas mainam kaysa sa anumang kayang isipin ng mga Pilipino. Ang mga dayuhan ay iniidolo at laging tinitingala. Halimbawa na lang nito ang eksena sa The Parable of the Mountain Man ng manunulat na si Orion Perez Dumdum na ibinahagi ni Bagong sa libro, kung saan mas tinangkilig ng batang si Felipe ang ibinigay sa kanyang bisikleta na The American Way ng kanyang Amerikanong tito kaysa makibagay sa bisikletang pang-Pilipino na aayon sa kanyang pisikal na kaanyuan. Ang kaisipan niyang mas mainam ang bisikletang gawang Amerika kaysa sa gawa ng sariling bansa ay hindi nagdulot sa kanya ng kaunlaran dahil sa huli, ang mga batang Pilipino na gumamit ng bisikletang gawang Pilipino, bagamat hindi ito singganda ng materyales ng bisikletang The American Way, ang mas natutong magbisikleta at mas malayo ang narating sa buhay. Patunay ito na walang magandang maidudulot ang pagtanggi ng Pilipino sa sarili. Hindi kailanman maaaring pairalin ang kaisipang hindi pa naman tayo ang kulena. Sa artikulong ito ni Joaquin C. na nakapaloob sa libro ni Bagong, binanggit dito na bukod sa mahigpit na disiplina, dapat din na hindi natin pairalin ang kaisipang hindi pa naman tayo kulena. Para matulungan natin ang sariling bansa sa pag-unlad, imbes na ipakita natin ang malasakit natin sa bayan sa pamamagitan ng pagtatakip at pagtatanggol ng mga kahinaan at kapintasan ng bansa natin, dapat harapin natin mismo ang mga kahinaan at kapintasan na to at gawin natin ang ating magagawa sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng bansa natin upang hindi na magkaroon ng pagkakataon ang sino man, dayuhan man o kapwa Pilipino natin na ito ay laitin o pintasan. Minsan, naitatanong natin sa sarili, bakit ba hinahayaan natin ang mga dayuhang ito na pumuna sa atin? Pero nasagot ni Bagong sa libro ang tanong na iyan. Sinabi niya na ayaw pag-usapan ng mga Pilipino ang sakit ng bansa. Kaya tuloy ang mga taga-ibang bansa ang gumagawa nito para sa atin. Ikalawang bahagi ng pagsusuring pangkaisipan. Estilo ng pagkakasulat ng akda. Ang estilo ni Bagong sa pagkakasulat ng akda ay naging malikhain. Upang mailahad ang mga ideya at sitwasyon ay gumamit ng simbolismo si Bagong para maipakita ang nais pabatid na mensahe ng kanyang libro. Sa papalat-palaw na libro ay pagmumukain kang katuwa-tuwa dahil akalain ng mga tao na baligtad ka magbasa ng libro dahil ang pamagat ng libro ay sadyang binaligtad. Kung susuriin, ito ang nais iparating mismo ng author na si Bagong sa kanyang mambabasa, na hindi dahil ganito ang forma ng papalat ay hindi mo nababasahin ang libro para hindi ka pagtawanan ng mga taong makakakita. Ayon nga sa kanya, nasa mambabasa na kung handa siyang madumihan ang kanyang kamay sa pamumulot.
Makikita rin na madalas gumamit si Babong ng pagwawangis o metaphor upang paghambingin ang mga paksa sa isang malikhain ngunit maiintindihan ng mambabasa. Gumamit rin si Babong ng pagmamalamis o hyperbole at labis na paggamit ng pagtawag o apostrophe. Patunay na gusto niyang bigyan din ang kanyang mga punto at mensahe para tumatak ito sa isipan ng mga mambabasa. Makikita rin na gumamit siya ng ironiya o irony sa mga sensitibong usapin tulad ng gobyerno o kung anumang politikal. Nagpamalas din ang pagiging malikhain ng may akda sa pagsulat ng mga flashbacks o pagbabalik-tanaw sa mga nangyari sa ating kasaysayan, sa kanyang binuong website at sa mga nangyari sa mga nauna ng Pilipino na nagtakang gisingin ng natutulog ng Pilipinas. Ang lingwaheng ginamit ni Babong ay tunay na naiiba, ngunit naipakita niya pa rin sa mga mambabasa ang nangyayari sa kasalukuyan sa tulong din ng malikhain niyang pagsulat. Ito ang isa sa kalakasan ng may akda dahil gaya nga ng kanyang sinabi sa isang interview sa Diario, lengguwahe ang gamit niya upang maabot ang kanyang mga mambabasa. Maayos at maganda ang paraan ng kanyang pananalita dahil madali itong maunawaan ng lahat, bata man o matanda. Dumako naman tayo sa teoryang ginamit. Una, tulog kritisismo, mga teoryang pampanitikan. Pangalawa, pagpapatunay sa teoryang ginamit. Ang dulog kritisismo ay isang malalim na pagsusuri sa mga aktang pampanitikan sa pamamagitan ng paglalapat ng iba't ibang kritikal na pamamaraan upang magkaroon ng higit na pag-unawa sa malikhaing pagsulat at katangisi. Ang teoryang pampanitikan ay isang sistematikong pag-aaral ng panitikan at mga pamamaraan ng pananaliksik sa panitikan. Mayroong iba't ibang mga teorya para sa pag-aaral na ito. Katotohanan ngunit hindi magkagandahan ang may hinuwa sa teoryang ito. Kahit sino, anuman at lipunan ay dapat natumpak na inilarawan o ipinakita. Ayon sa nabasang libro ni Babong na ang Bakit Baliktad Magbasa ng Libro ang Mga Pilipino, ilang mga eksena ang magpapatunay sa dalawang teoryang ginamit, ang realismo at historical o pangkasaysayan. Ang realismo ay nag-ugat ito sa paniniwalang ang akda ay refleksyon ng buhay. Ang pagiging malikhain nito ay talagang nakabatay sa kasaysayan at lipunan. Sinusuri ang mga gawa bilang resulta ng pagsasama-sama ng mga pwersang pangkasaysayan at panlipunan na pinapatunayan ng unang eksena sa libro na ang Philippine Post 05-800 na ang banyaga, bagamat madatas magsalita, ngunit ito ay totoo sa bawat salitang kanyang binibitawan bukod sa Pilipinas, partikular sa Metro Manila. Metro Manila is one of the dirtiest cities in the world, sabi niya. Parang musika sa tenga ko ang sinabi niya. Putik ko na nga siyang ilaglag sa sasakyan, pero mas malakas ang sipa ng katotohanan. Madumi nga ang lugar na iyon, and it stink too, dagdag niya. Ito ang eksena na galing sa libro na sa unang basa ay sasampalin ka ng reretan. Dahil ang Metro Manila noon ay madumi, mainit, maraming batang walang saplot, at palaboy-laboy. Mayroon ding mga binatilyong lulong sa droga o rugby upang maigsan ang kanilang gutom. Ipinapakita ng eksenang ito ang realidad na hindi lamang sa libro na babasa ang imasyong ginawa kundi na sa totoong buhay ng tao. Isa pagpatunay na nasa realismo ang ginamit na libro. Ang eksena na matagal pa ang mahal na araw. Ang pasyon ay patulang sulatin tungkol sa aral, buhay, at paghihirap ni Kristo. Meron ditong apat na versyon. Yung sinulat ni Gaspar Aquino de Belen noong 1704, ni Don Luis Quian noong 1750, ni P. Mariano Pilapil noong 1854, at ni P. Anshato de la Merce noong 1856. Naisulat ang pasyon noong panahon ng Kastila. Pero bag pa man nila masakop ang bansa, ugali ng mga ninuno natin kantahin ang alamat ng buhay ng sinaunang bayan. At dahil sa dami ng nilalaman nitong aral sa buhay, ang pasyon din daw ang nagsisilbing Bible ng mga Pilipino dati. Ginagamit ang pasyon sa isang pabasa, ito yung marathon na kantahan tuwing Karesma. Walang tigil,
walang tulugan, sa labat lang ang pahinga. Naging tradisyon na rin ng mga pamilya namin sa pabasa, bukod dito, pinagbabawal din ang pagkain ng karne sa mga Biyernes ng Kwaresma, pagbukas ng TV o radyo simula Lunes Santo at ang pagligo mula Biyernes Santo hanggang Pasko ng Pagkabuhay. Pero noong araw lang na iyon, ngayon ay madali nang magpalusot para makaligo, makakain at makapanood ng TV. Ginawa ang panata ng maraming Pilipino ang pagbasa sa paniniwalang nakakabawas ito ng mga kasalanan. Kung isasama mo ang fasting, flagellation at ang pagpapako sa krus ng mga depotong Pinoy, hindi makakapagtataka ang pagkakabanggit sa atin ng Replace Believe It or Not. Dito ang eksena ang galing sa libro ng gawain ito ng mga Pilipino na sinulat ng may akda sa libro ay nangyayari sa totoong buhay. Hanggang ngayon na nasa modernong henerasyon at aking nasaksihan ng isa sa mga ginagawa ng mga debotong Pilipino ay ang paghahampas dugo, fasting at pagpapako sa krus. Ito ay masakit at nakatakot panoorin, ngunit ito ay naging panata ng mga Pilipino. Kaya realismo ang tingin kong maaaring ilapat bilang teoryang pangpanitikan sa akda dahil ito ay tumatalakay sa totoong buhay. Ang gawain ay tumatalakay sa pangyayaring maaaring mangyari sa buhay ng sinuman. Katulad ng ilan sa mga gawain ng manunulat na isinalaysay niya sa unang bahagi ng akda. May mga laro na nilalaro niya noong bata pa siya, maaaring maranasan ng ibang tao at marami pang iba. Dumako naman tayo sa isa pang teoryang pampanitikan na maaaring ginamit din ng mayakda. Ito ay ang historical o pangkasaysayan. Ang layunin ng panitikan ay kumantawan sa karanasan ng tao na masasalamin sa kasaysayan. At bahagi ng pagbuo nito, nais din niyang ipakita ang kasaysayan ay bahagi na ng buhay ng tao. Sa ilang eksena ng libro, magpapatunay sa teoryang ito tulad ng History 101. Itinatag ang katipunan sa mismong gabi ng pagkakatapon kay Rizal sa dapitan. Naisip yata ni Bonifacio na kailangan ng Romesbach pero low profile tong si Ka Andres. Dahil kahit alam niyang siya ang bida sa pelikula, hindi siya naging presidente ng samahan. Ipinaubayan niya iyon kina Diado Arellano at Roman Basa. Tsaka lang siya namuno nung hindi na nakotento sa dalawang pagkaraan ng ilang taong paninilpihan. Kung nabubuhay si Bonifacio, tiyak na mamamatay din siya sa konsumisyon dahil sa klase ng pamumuhay natin. Pero balik muna tayo sa kwento. Pero kung bakit si Rizal at hindi si Bonifacio ang pambansang bayani natin? At kung ano ang totoong kinilaman ni Aguinaldo sa kwento ni Bonifacio? Ito ay mahabang kwento at iba pang usapan. Na ang importante sa ngayon ay nagkaroon ka ng crash course sa nationalism at nalaman mo kung bakit walang pasok ng November 13. Sa eksenang ito na nabanggit, ang pangalan ng ating dalang bayani na ayon sa kasaysayan ng Pilipinas, sila ang mga lumaban sa Kastila upang makamit ang kalayaan na natatamo natin ngayon. Isa na yon na sa patunay sa kadahilan na ikwento ng Miakda ang ilang kasaysayan ng Pilipinas. At isa pa na nabanggit ng Miakda kung dati ay nagka-crash course sa panahon ngayon, isa ng subject, ang buhay ni Rizal, kasama na doon ilang pahapyan ng kwento tungkol kay Andres Bonifacio. Marami pang kasaysayan ang nabanggit sa libro, ngunit hindi ko napapahabain pa. Kaya historical o pangkasaysayan ang tingin ko na isa pang maaaring ginamit bilang teoryang pampanitikan sa akda. Dahil ito ay tumatalakay sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang gawain ay sumasalamin sa kasaysayan na nangyari noong unang panahon na hanggang ngayon ay nakatatak at hindi nalilimutan ng mga Pilipino. Katulad ng ilan sa mga gawain ng manunulat na isinalaysay niya sa gitna at huling bahagi ng akda, ang ilang biyani ng ating bansa at mga pangyayaring kanilang naranasan sa panahong iyon. Dumako naman tayo sa ikatlong teorya, ang sosyolohikal. Ang sosyolohikal naman ay ang paksa ng mga suliraning panlipunan sa lipunang pinabibilangan ng may akda. Ginagabayan nito ang mambabasa sa mga katulad na hamon sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano hinaharap ng mga karakter o tauhan ang mga hamon ng mga sitwasyong panlipunan.
Pinapatunayan ito ng eksenang ikinakahiya na ang sarili, nagtatakbuhan paano nga ba tayo nauwi sa ganitong kalagayan, pahina 144. Habang sinusulat ko ang librong to ngayon, namumblema sa tubig ang mga tao sa lugar namin. Tubig, isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao, pero naipagkait sa Pilipino. Tumawag ako dati sa opisina ng Maynila para sabihin ang problema. Ang sagot sa akin, mahina ang pressure. Tinanong ko kung anong solusyon sa problema ang pwede kong maasahan sa kanila, pero walang maisagot sa akin ng kausap ko bukod sa tip na may tubig naman ho sa gabi, pwede mong mag-ipon. Reklamo nga ng isang kakilala dahil sa gasinulid na patak ng tubig. Kahit gabi, ang alam nilang gawin ay magpaganda ng resibo at magtaas ng singil. Sa eksenang ito, isa sa sorilyarnin ng mga taga-Maynila ay ang kakulangan sa supply ng tubig. Kung kaya at kahit magreklamo ang mga tao, kung hindi ginagawa ng paraan ng mga taga-Maynila, di hindi masusolusyonan. Ngunit ayon sa kwento ng may akta, sa isang bahay sa Quezon, nagarasyon ito ng tubig sa halagang 250 piso para sa dalawang araw na pagkonsumo. Mahal man ang bayad, ngunit pinapatas ng mga tao dahil tubig ang isa sa pangunahing pangailangan ng tao. Kaya teoryang sociological ang isa sa mga teoryang ginamit dahil naipakita ang solerenin sa libro, naipakita din kung paano sinubukan solusyonan ang problema. Dito naman tayo sa pang-apat na teory. Ang layunin ng teoryang imahin pang panitikan ay gumamit ng mga imahin na pinakamahusay na kumakatawan sa mga damdamin, kaisipan, ideya at salobin. Ang simbolismo naman ay ang paggamit ng mga simbolo, madalas ginagamit sa tula. Ito ay kilala rin bilang teoryang artikaipal na nakatuon sa pagpepresenta ng mahalagang bahagi ng isang akda sa pamagitan ng mga simbolo. Ang larawan ito naman ang nagpapatunay. Ito ay isang halimbawa ng larawan na ibinabahagi ng may akda sa kanyang libro. Ito ay nagbibigay representasyon sa mga media natin noon ng mga sinasamang balita sa tabloid ay pawang hindi naman mahalaga at pawang mga kalalakihan lamang ang bumibili dahil sa mga larawan ng mga babaeng nakahubad. Isa sa mga simbolong ginamit ni Babong ay ang buwaya. Buwayang ginamit niyang simbolo sa gobyerno sapagkat ayon sa may akda, ang gobyerno noon ay may corrupt pangungutong at marami pang ibang uri ng pangungurakot sa mga Pilipino. Dumako naman tayo sa panglima at panghuling teorya. Ang teorya ng deconstruction, ito ay isang uri ng teoryang pampanitikan na hindi sumusunod sa mga karaniwang istruktura ng pagsasalaysay. Kaya deconstruction ang isa sa mga teoryang ginamit dahil ang nobela ni Babong ay ginamitan ng ibang estilo sa pagbabahagi ng mga pangyayari. Ang kilala nating nobela ay nahati sa mga kabanata ngunit dahil nga sa ibang estilo na ginamit ng mayakda, imbis na hinati ito sa kabanata ay ginamitan niya ito ng informal. Ibinabahagi niya dito ang kung paano niya gustong ipahayag lahat ng kwento, bawat eksena ay may kaikibat niyang opinyon na hindi bias. Rekomendasyon. Sa pagbabasa ng librong ito ni Babong, wala akong kaanong nakitang kapuna-puna o negatibo na maaaring maisaayos. Ang ilan lamang sa akin napansin ay ang kanyang estilo sa pagsulat, na gaya nga ng sinabi ko kanina ay madalas siyang gumamit ng mga simbolismo sa paglalarawan o paglalahad ng kanyang kwento, tulad ng paggamit ng pagmamalabis, pagwawahis at ironiya, na maaaring hindi ito maunawaan agad ng mga mambabasa na walang alam sa ganitong uri ng paglalarawan. Sa aking palagay, mairerekomend ako na kung maaari ay bawasan o kaya na may bigyan simpleng kahulugan ng ilan na pwede namang mailarawan sa simpleng paraan. Bilang isang manunuring mag-aaral, wala naman nakakita ang mali sa estilo at pagsulat ni Babong sa librong ito. Natatangi lamang na bilang manunulat na maging neutral sa mga sitwasyon, katulad na lamang ng kanyang pagiging neutral na pagbabahagi sa opinyon ng mga dayuhan sa ating bansa at sa opinyon mismo ng mga Pilipino. Sa libro rin na ito ay tila mapapaisip ka dahil na rin sa paggamit niya ng mga simbolo. Implikasyon. Kung hindi mo alam kung sino ka, paano mo may pagmamalaki ang sarili mo?
Napatid ko bilang isang kabataan o mag-aaral na ang tanging sagot sa tanong na ito ay matuto tayong mamulat sa magagandang bagay sa pagiging isang Pilipino. Ipagmalaki nating lubos ang sariling bayan, ang mga gawa ng sariling atin at pagtangkilik dito. Dapat tayong gumising kasabay ng Pilipinas. Tunay ngang masarap ang almusal ng mga katotohanan na nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. Sa pagbabasa ng aklat na ito, nagising ako sa pagkakahimbing ng aking tulog. Nalaman ko na ang ilan sa mga suliraning panlipunan ay wala pa rin solusyon at pilit na hinahanapan ng komplikadong solusyon gayong nasa harap lang natin ang simpleng solusyon, ang disiplina. Sa librong ito, ko nalaman ang mabango at mabawang opinyon ng ibang lahi sa atin. Kung gaano tayo pinukutya at hinuhusgahan dahil sa kagagawa ng ilan sa kanila, maging ng kapwa Pilipino mismo natin. Ang bawat bahagi ng libro ay may paksang nakapupukaw ng atensyon at nakaaalim. Maaaring maging dahilan ng pagkalungkot, dismaya at pagkagalit ng mambabasa, maging pagngiti at pagtawa. Ang pinaka naibigan kong lubos ay ang isang totoong kwento na naisulat sa dyaryo tungkol sa matanda na ang edad ay 60 na. Kung saan kinuwestiyon siya sa interview kung bakit ninanais pa rin niyang mag-ibang bansa. Nakakatawa ito dahil ipinakita rito ang pagiging impokrito ng isang banyaga at kung paano nakakatawang nasolusyonan ng matandang Pilipino ang diskriminasyon sa kanya ng banyaga. Makikita sa pagbabasa ng librong ito na maraming kapupulutan ng kaalamanan at ideya galing sa iba't ibang sanaysay at kwento ng mga banyaga at Pilipino manunulat na inilagay ni Bapong sa librong ito. Lubos akong nagandahan sa akdang ito ni Bapong, kaya inirekomenda ko basahin ng lahat ng mga kabataang Pilipino ang librong ito upang maging maalam sila sa nangyayari sa lipunan. Dito mo rin malalaman kung paano at bakit baligtad ka magbasa ng libro at bakit mo sinimulang basahin ang librong ito, gayong sa panimula ng libro nakasulat ang mga katagang bawal basahin ang nakasulat dito. Implikasyon. Akda yung sinulat ni Bapong na bakit baliktad magbasa ng libro ang mga Pilipino ay madaming kapupulutan ng aral. Tunay nga akdang ito ay sasali sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Bilang isang mag-aral o isang Pilipino, madami ako natutunan sa librong isinulat niya. Una na dito ang pagmaka-Pilipino natin. Dapat ipagmalaki natin ang kagandahan ng Pilipinas at hindi yung nagkakalat o isinisira natin yung imahe ng bansa natin sa ibang bansa. Gaya ng naranasan ng may akda. Mahalin natin ang sariling ating, mga musika at OPM, mga kultura naging parte ng ating buhay, isa pa ang hindi tayo naghahatakan pababa. May mga ugali kasi tayong pagmamataas na hinuhusgahan natin yung kapwa natin imbis na matulungan natin umangat ang bawat isa. Pero naghahatakan pa rin tayo pababa. At ang panghuli, pinakanatutunan ko sa akdang ito ay yung disiplina ng mga Pilipino. Isa ito sa binigyang tingin ng akda ni Bapong. Kung naging disiplinado ang mga Pilipino, siguro hindi din ganito ang kainat na ng bansa. Naikwento niya doon ang nangyari sa Vietnam, kung saan nangyaring gera noong Abril sa 1975 at sirang-sira ang bansang iyon. Pero sa nagdaang 25 taon, muling nakabangon yung bayan na iyon, muling binuo ang sarili nito. Pero kung ikukumpara natin sa nangyari sa atin, parang walang nagbago. Ganun pa rin ang pamumuhay ng mga Pilipino, may mga tao pa rin nasa kalye, pulubi, at squatter. Hindi ko sa pinupuri yung Vietnamese, pero kung ginaya natin yung ipinakitang pagmamahal at disiplina ng mga Vietnamese, siguro ibang Pilipinas yung masasaksihan natin ngayon. Sabi nga ni Bagong, sa halip na ikumpara ang ating sarili sa mga mas marumi at mas atrasado kaysa sa atin at nakukontento sa kaalamang hindi pa tayo ang kulelat, hindi ba't dapat lang sikapin nating umangat at makapantay sa mga mas malinis at mas maunlad kaysa sa atin. Isa sa mga magandang layunin ng librong ito ay ang pagpamakita ng hindi lang magandang bagay na meron ng mga Pilipino at ang mismong Pilipinas. Pinabatid dito ang mga simpleng kaugalian ng mga Pilipino na makikita nating hindi tama pero hindi naman ganun kasamaan. Ngunit itong mga bagay na ito ang siyang nagpahubong ng pagkatao ng bawat Pilipino. Dahil sa mga bagay na ito, nabuo ang kaibahan natin sa mga banyaga. Hindi natin dapat ito ikahiya at maging dahilan ng pagkamuhin natin sa ating lahi.
mahalin kung anong meron tayo at matutong ipagmalaki. Sa patuloy na pag-usbong na bansa, ay di alintana ng ibang mga Pilipino ang malalim na problema sa Pilipinas. Sa pagbabasa ng librong ito ni Bob Ong, mas lalo kong kinuwestiyon ang aking sarili kung ako ba ay talagang isang mamamayan ng Pilipinas. Bilang isang mag-aaral, natatangi na ang ganitong mga akda ay dapat nabasahin upang maging bukas ang pag-iisip sa mga sitwasyong historical, political at sosyal. Nararapat na bilang isang Pilipino ay dapat na namumutawi sa ating isipan ang kalagayan ng ating bansa. Hindi ng mismong bansa, pati na rin ang mga mamamayang Pilipino. Pagdating sa kultura at kasaysayan, ay talaga namang mayaman ang Pilipinas. Binibigyan din ni Bob Ong na ang natatanging problema lamang talaga sa ating bansa ay ang pagiging makabayan at ang patuloy na pagbubulag-bulagan. Isa sa magandang layunin na nais ipabatid sa nobelang ito ay ang pagyakap sa kulturang meron tayo. Ano man ang tingin ng mga taga-ibang bansa sa Pilipino at sa bansang Pilipinas, ay hindi dapat maging hadlang upang makakitaan pa rin natin ng ganda at saysay ang yamang meron tayo. Hindi na dapat natin hintayin na may bansang mas mababa pa sa atin upang magsimula tayong iangat at pagyamanin ang bansa. Ang nobela na ito ay naging tagapagbukas sa isipan ng mga Pinoy sa kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Ang akda ay nagpapakita ng mga katotohanang sumasalamin sa klase ng pamumuhay o kinagawian ng mga Pilipino sa loob at maging sa labas ng ating bansa. Kadalasan mga kaugaliang hindi kaaya-ayang ipagmalaki, lalo na't nagpapakita ito ng paglubog o di pag-unlad ng mga Pilipino at ng bansang Pilipinas. Mga kaugaliang kahiyaya pero hindi maipagkakailang na pagmamasdan sa anumang parte sa ating mundo. Hindi sa ibinababa ng may akda ang mga Pilipino at Pilipinas dahil pinakita din ang mga magagandang meron tayo. Ang nais lamang ay matauhan tayo sa mga maling gawi ng bawat Pilipino at ang epekto nito sa ating inang bayan. Bilang mag-aaral, maraming matututunan sa libro ni Bob Ong. Bagamat ibang uri kung paano niya ito isinulat, ngunit ito naman ay nakakaaliw siya sa mga mambabasa. Para naman sa ibang tao, nagbibigay ito ng kalaman sa saliraning panlipunan sa bansa. Nagbigay din ito ng mga ideya kung paano tayo tingnan ng mga ibang lahi. Kaya kung lahat ng mga Pilipino ay nakabasa na nito, nagkakaroon sila ng mga kalaman tungkol sa ating lipunan.